Hello ulit mga pedal. So ngayon tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng kable lalo na pang preno. So ito tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng kable pang road bike. So nakita nyo naman kalawang na yung kable ko pang preno. So ito, so una tatanggalin natin yung bar tape. Tanggalin muna natin yan dahil lang naman tanggalin yan eh. So habang tinatagal natin to, syempre follow nyo po yung page ko na Mace Tamang Bike at Instagram ko na Mace Tamang Bike. So syempre yung sa shifters naman natin, tataas lang natin yung likod na hoods para matanggal natin yung bar tape. So habang yan tinatanggal natin, syempre luluwagan din natin para matanggal natin yung kable dito sa ilalim ng handlebars ko. So kita nyo naman oh, medyo madumi na at kalawang na yung kable ko. So yun, tatanggalin na din natin yung tornilyo dito sa may caliper or sa rim brake natin. So syempre kailangan nyo din talagang i-maintain yung kalinisan ng o yung quality ng cables natin, kasi pag hindi na-maintain o kinalawang yan, ma-accidente tayo kasi hihina yung pagkapit ng mga preno natin. So ayan, nakita nyo naman no, napakadumi at matigas na, hindi kasi gano'n na maintenance. So lagi nyo i-maintenance yan, nakita nyo naman nahirapan na akong tanggalin yung tornilyo. So puputulin ko na lang siya ng plies. So ayan, putulin muna natin. So syempre ito, tatanggalin natin, tanggalin na natin yung lumang housing tapos yung lumang cable. So sandali lang. So yan, kita nyo naman oh. Medyo pasensya na po kasi ang pa ng kuha ng camera ko, kasi nag-record ako ng isang kamay lang tapos naggagawa ako ng isang kamay lang. So medyo nahihapan lang ako, wala akong tagahawak ng camera. So yan, natanggal nyo natin yung housing. So dyan na yan. So ngayon naman, punasan muna natin yung mga kailangan punasan. O lagyan din natin ng WD-40 para iwas din tayo sa kalawang. So ayan, punasan lang natin. Ayan, nakita nyo naman, ang dumi ng bike ko. Isang linggo ko nang hindi nalinis. So ayan. So lagi nyo i-maintain yung kalinisan ng bike nyo. So dito naman, may dalawang ulo. Pang mountain bike at pang road bike. So ito, pang road bike. Tapos yung isa, yung mataas, pang mountain bike. Yan o. Ito yung pang mountain bike. Tapos yung isa, pang road bike. Yun yung gagamitin natin. So syempre, yun o. Pinutol ko na yung isang ulo. Ayan o. Kasi pang road bike naman kasi ang gagamitin na, ang paglalagyan natin. So pasok ko lang yung ano, yung dulo ng kable natin. Kung paano nyo siya tinanggal, dun nyo lang din ibabalik. Madali lang. Ayan o. Pasok nyo lang kung saan nyo, tinanggal. So ayan o, kita nyo na yung butas ayan o. Pasok lang natin dyan. So ayan, kusa na yan. Pasok nyo na ng ano, pasok nyo na ng sud-sunod. So ayan, hintayin lang. So medyo pasensya na sa camera, sa video. Kasi isang camera yung ginagamit ko eh. Nahihirapan lang din ako eh. Wala akong tagahawak eh. So ayan o, pasok lang natin yung kable. Ayan, medyo na-stuck tuloy. So wait lang. Ang mag-isang kamay nag-record. So ayan, ayan, napasok na natin. So hilayin nyo na lang yan. Hilayin nyo na lang yan hanggat umabot dun sa ulo. So hilayin nyo lang, hilayin nyo lang, hilayin nyo lang. So ayan. Uy, may nag-alarm. So hilayin nyo lang yan. Ayan, ibaba nyo yung preno para mas mabilis. Ayan o. Ayun, pumasok din. Ay, hindi pa pala. Ayan, pasok. Hilayin nyo lang. Ayun. Okay, baba nyo yung preno. Babahin natin. Ayun, agad pumasok. Ayun na, pumasok na. So, syempre, susuk. Ayun o, pumasok na. So, ayun o, pakita ko sa inyo. Ayun o. Yan ang pang road bike na ulo. Na gagamitin sa pang... na pang... rim brake. Sorry, medyo nawala ako dun. So, ayan. Ito nyo naman. So, ngayon, alam... titignan natin kung saan natin papadaanin ulit yung kable natin. Yung bago nating kable. So ayan o, dito natin papadaanin sa may taas. So ayan o, kita nyo naman, susukatin lang natin kung tama ba yung haba ng kable natin. Pero sa ano naman, sakto, mahaba naman talaga yung kable natin. Mahaba naman talaga. So nabulol ako dun, pasensya na. So
So ayan, so na yun yung ano ba? Yung housing naman, nasaan yung housing ko. So medyo sorry, medyo malabo lang. Naap ko yung housing ko, yung bagong housing. So ito na yung bagong housing ko. So ayan, kulay blue din. Syempre, kulay blue tayo eh. So puputol tayo ng puputulin natin tong kable na yung housing na to. Kable tuloy. So sukat natin hanggang saan. Ano, minarkahan ko naman. Syempre tignan niyo din kung sa kung tama lang kasi i-twist-twist niyo yung manibela niyo para malaman niyo kung hindi ba nababanat yung kable, yung housing. Pag mani ano, pag maiksi, mababanat yung kable niyo, masisira yung housing. So kailan dat mahaba din talaga. So ayan oh. Okay. So okay naman. So ayan, pinutulang ko na yung housing. And sakto naman. So wala na tayong problema diyan. So okay na. Next naman yung sa likod. Sa likod ganun lang din. So wait lang. Try lang natin. Pasok lang natin. Wait lang, try lang natin. So ayun, masok na. Sakto lang talaga. Mahaba talaga. So yun, nasaan yung luma? Susukatin din natin yung luma nating housing dun sa bago. Mamarkahan na lang natin kung saan tayo pwede magputol. So ito yung luma. Yan. So markahan lang natin. So wait lang. Icing ko lang. So ayan, markahan lang natin. So ayan, kuha tayo ng marker. Markahan nyo lang yung bago nyong housing. Tapos dun na kayo magpuputol. So ayan, wait lang. Ayan. Ayan na, markahan natin. So yan. So ngayon puputulin ko na tong kable na to. Para lagay na natin doon sa likod. So ta. So pag naputol nyo na yung kable nyo, so papaslagay na lang natin yung kable natin. So pasok lang natin to doon sa housing. So wait lang. Medyo magulo yung angulo. Ang hirap kasi pag ako lang nagbi-video, Pasensya na. So pasok lang natin. Wait lang. Dali. Ayun, napasok. Pasok na ba? Ayun, napasok na. So, ayan, ganyan lang. So, ayan. So, ngayon, ipapasok na natin yung sa rim brakes, sa caliper. Caliper ba? O, tama, sa caliper. So, kunin nyo lang ulit yung tornilyo. Ayan. So, huwag nyong wawala tong tornilyo na to. Importante yan. So, tapos yung, ano naman, yung bolt. So, lagay na natin. So, higpitan na lang natin to. At, doon na, tapos na tayo. So, higpitan ko lang. Ayan. So, habang hinigpitan nyo, itetestingin nyo din kung okay ba yung ano ng kable nyo. Kung hindi, pipigain nyo yung rim brakes nyo. Yan, pigain nyo lang. Tapos yan, okay na. So, ayan o, kita nyo naman, okay na sa akin. Nagawan ko na ng paraan. So, ayan o. Ayan o, gumagana na o. Ayun, okay na siya. So, ayan o, pipigain nyo lang yan para maano yung kable nyo. Ayan o. Pipigain nyo para hiltasilahin nyo yung kable. Tapos, okay na. So, ganun. Ganun lang mag-install o magkabit ng bagong brake cable sa road bike nyo. Sa mga road bike users, ha, susunod naman sa pang mountain bike naman yung gagawin natin. Pero ngayon, pang road bike muna tayo. So, ayan. So, babalik ko na lang yung dati kong bar. Ayun, nakita nyo naman. Sakto lang, hindi siya masyadong maigpe, di din siya masyadong maluwag. Tama lang. So hanggang dito na lang. Bye!